sa likod. Ah, gusto mo ng back scratch? Yes! Announcement po. Meron po akong isang blind date dito. Ipasok niyo po siya sa Gilas, Pilipinas. Papayag ka bang mapanood tayo ng mga tao? Oh my God! Can I have a tissue, please? I don't wanna cry. Kung hindi naman pala kayo healed, bakit kailangan niyo pumasok sa isang... Guys, katuwaan lamang to. Huwag natin masyadong seryosohin. At nagbabalik na naman tayo sa isang blind date special. Viva Max exclusive. Lima kaming sasalang para ipanalo ang puso ng celebrity guest natin today. Each round may isang matatanggal at gamit ang ruleta, may parusa siyang makukuha. Sino kaya ang magiging date ng guest natin today? Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe para mas marami pa tayong ma-invite and enjoy the video. Pwede naman sabihin yung pangalan? Hindi natin alam eh. Pwede may nickname na naman siya. Oo, dapat. Avocado. Nandiyan yung kapatid. Pwede natin tanong eh. Ayoko, nandiyan yung kapatid. Nandiyan yung kapatid. Anong name ulit, bro? Alex. Sir Alex. So yung pressure pre, totoo? Paano yan? Saan mo kay brother kanina? Ang lakas ng datingan. Papasukin na natin si Miss Avocado. Let's go, Avocado! Si Miss Ava ay may 865,000 followers sa Facebook, 500,000 followers sa TikTok, and 420,000 sa Instagram. Meron din siyang YouTube channel, guys, kaya make sure to check it out, pati na rin ang mga movies niya. Baka pwedeng marinig yung boses mo, Avocado. Hi! Hindi ba si ano to? Si Ruva May? Sabihin mo nga, go, go, go! Go, go, go! Question number one. Anong trait mo ang sa tingin mong aayawan ng kahit na sinong babae? Number three. Mabait. Walang masyadong flavor pagka mabait. Pero isang trait lang yung kaayawan mo. Hindi ko pa sasabihin yung iba. Oh, may kasanod mo. Five. Good boy looking. Kasi karamihan ngayon ang gusto nila. Bad boy, tough guy. Number two. Ano yung ginagawa ko pag harutan na? Sinusundot ko yung kuyokot ko at sinilalagay ko sa ilong niya. Hindi, eto na. Ututin ako. Number one. Medyo ano eh, may pagka-piloso po kasi ako. Last number, four. Masyado akong precise. Gusto mo like parang on the go? Siguro may certain moments lang. Ganito yan. Okay. Uy, wag na! Pag sinabi niyang ano, ito ang gagawin, ito ang gagawin. Pag hindi nasunod, nagtataog ng mesa. Yun! Tama! Kung may expendable, pero explainable. Okay, next question. Kung hahawakan kita, saang parte ng katawan mo gusto? Ngayon na! Number two. Sige, alakalakan na lang. Gusto ko kasi medyo nakikiliti ako ng konti. Pero pag ginawa ko yan sa'yo, wag mo akong sapakin ah. Hindi, hindi naman. Kukontrolin ko yung sarili ko. Number four. Sa bisngi. Kasi malamig ngayon, nag-uulan niya. Kaso may buwelo. May buwelo na lang. Number five. Gusto ko hawakan mo ako sa ano? Sa leeg. Paano? Confident ako na ano eh. Mabango leeg ko. Check mo ka! Amoy? Avocado! One. Sa kamay na lang. Para maramdaman nyo yung init lamig ng kamay ko. Oh. Solar hands pa naman yan. Yan pa lang ba nalaman mo na yung temperature ko? Yan pa lang may alimuhon ka. Eww. Number three. Sa likod. Ah, gusto mo ng back scratch? Yes! Sa likod, maganda doon. Pwedeng masahe, pwedeng kamot. Pag nag-hug ka kasi, sa likod din. So, pwede din. Gusto mo bang sumikat? If oo, sa papaanong larangan and why? If hindi, naman bakit? Number four. Kasama kasi siya sa trabaho namin. So, okay siya. Gusto ko. Pero hindi siya yung initial na gusto kong mangyari. Yung sa paanong larangan, hopefully dito. Yeah, subscribe na kayo guys. Para tama. Sa TikTok, tsaka sa Facebook, pag 1 million na natin yan. Number three. Ako, gusto kong sumikat. Tawagan, gusto kong maging mabuting ehemplo. Yeah. Gusto kong maging yung maka-influence ng mga bata. Yeah. Alam mo na ako kung saan ka sisikat, pre. Takbo ka SK. Butik na nga eh. Ano yung plataforma mo? Nag-aaral ng mabuti yung estudyante, may discount. Saan? Sa mall. Bakit sa mall? Pagkapunta nila sa mall, may discount sa sinehan. Akala ko naman sa mga bookstore kung bibili sila ng mga gamit nila for school. Actually, maganda yan ah. Pwede tayo mag-meeting. Sige, pag-iisipan, I'll take into the currency. Number five? Oo, gusto ko sumikat, pero gusto ko sa larangan na gusto ko para hindi ako madaling magsawa. Ano yun? Eh, sa ngayon, mahirap pa magsabi. Yeah, agree ako dyan kasi money will follow. Yeah! Number two? Ako gusto ko. Yeah! Pre, basketball. Makarating akong NBA ngayon. Yeah! Kakailanganin ako ng bansa ko. Oh, at least ako, NBA player ako, sikat ako eh.
Pag sinabi ko, hey guys, you wanna fix the problem right now? Sorry to ask, what's your height? Wala, pag nalaman mo, kaldagi mo. Ba, ano, 5'8 lang, 5'8 lang. Mas matangat pa rin yung kapatid mong mas pogi sa akin. Announcement po, meron po akong isang blind date dito. Ipasok niyo po siya sa Gilas, Pilipinas. Mascot pala. Number one. Siguro ito yung ginagawa namin ngayon pag vlog. Pero more on healthy lifestyle. Yun yung gusto. Gusto kong umaba yung buhay ng tao. Mag-eliminate na kayo, ma'am. Sorry, pero I have to eliminate you. Number one is may nakita na akong red flag sa'yo. Second, I think yung sagot niya dun so kung ano yung gagamitin niya way para sumikat. Medyo na-foul siya konti sa akin. And then number three, nakakatuwa kasi lahat ng sagot nila. Gusto ko. Pero yung isa lang doon ang hindi. Sino sa aming lima ang matatanggal? Sorry to say, pero ako nang bahala sa'yo mamaya. Uy! Candidate number 4. Come here and I'll give you a hug. Uy! Okay. Bagay nga yung boses niya. Hi, ma'am. Hi, how are you? So guys, magro-roleta na si ma'am. Parang dalawang beses nang naging... Gusto mo, let me assist you? Oh, wait, sige! Oh, yeah! Ma'am, ito. Ayan yung ano, yun yung ginawa. Thank you, ma'am. Like, Sidre, na ano lang, may ginagawa lang. Pero tuloy tayo! Round 2, question number 1. Kung papipiliin ka magmahal, panahon ng magulang mo or present day and why? Candidate number 3. Yung present kasi ito na yung ano ko inamulatan ko. Yung sa panahon ng magulang ko, bigay ko na sa kanila yon. Ang gusto ko lang naman noon is yung kalaro mo black and white. Number 5. Ngayon, present. Pero pag manliligaw man, feel ko may enjoy ko na paghirapan kunin yung babae. Number 2. Ako dun sa luma. Contrary to ano, popular belief. Kasi nasabi niya na mahirap daw kunin ng babae. Madali lang po. Ang gagawin niyo lang, unang-una, akit ka lang ng ligaw. Ayun. Kakatukan ngayon. Sino yan? Andyan po ba si Elise? Ano si Elise? Sino ba yung makakatok na yan? Andyan po ba si Elise? Elise! Sino ba to? Oh, madali lang. Lang. Nagpapasok ka pa ng maligno. Contestant number 1. Siguro ngayon na dahil nandiyan ka. Ang ganda nun! Ito na yung nasagot. Panahon ng magulang ko. Ba yung pagsasamahan nun? Parang pagka naging kayo, hanggang dulo. Hindi ka tulad ngayon kasi parang dami ng choice. Distraction. Kung makapulot ka ng bag na may 1 million pesos, ano ang gagawin mo? Number 5. Kung may CCTV, soli ko, syempre. Pero kung wala, syempre malay mo, binigay na sa'yo. So, ako kunin ko, pero depende kung may CCTV. Number 1. Inuman tayo kung magdamagde. Joke lang. Ihintayin natin, no? Mga isang linggo. Pag walang naghanap, pamimigay na natin yan. Dami yung nakakailangan ng pera, eh. Hindi ko naman pinaghirapan yun, napulot ko lang. Number 3. Pag nakakuha ako ng 1M, magmamasid-masid muna ako. Yan. Baka content. Pag kinuha ko, baka ibigay ko sa'yo yung 900K. Huwag mo nang sa pagkalat, manahimik ka. Okay, number 2. Kukontakin ko sila. Dali niyo yung camera. Magkocontent tayo. Magtatanong-tanong ako, sinong pogi? Pag nasabi mo ang tama sagot, bibigyan kita ng 5,000. 2 months, bawi na yan. Ngayon, pag tumubo yan, ibabalik ko ngayon sa bagay isang milyon. Isosoli ko doon. So, kinuha mo yung 1 million. Kinuha ko, pero binalik ko. Papayag ka bang mapanood tayo ng mga tao? Number 2. Kasi, oh, pwede. Oh, sa sitcom. Sa panahon ngayon, 2023, ang sitcom may love scene. Ayan, tama. Number 3. Payag ka. Oh, wala kang context. Number 5. Oh, papayag ako. Papaload nila to next week! Okay, number 1. Papayag ako, abogado. Wala namang dahilan para hindi ako pumayag. So, magtatanggal ka na ng isa, ma'am. Kaya ko siya tatanggalin dahil yung sagot niya siguro yung dun sa present and then dun sa sinaunang mga dating stage. Parang sa akin kasi mas okay pa sa akin yung dating-dati. Dun sa question number 2 naman, sa 1 million, pag meron talaga pera talaga, ang dami mong may isip. 3, yung pinaka-last. Lahat ng mga sagot niya dito medyo may pagka-risky. Ang tatanggalin ko, sorry to say, but I'll give you a hug. Ooh. Number 5. Kahit tinanggal mo, ito ang napili mo, si boy number 5. Hi! Hi, dear, hello. Ruleta, buhalo. Okay, ruleta. Ano,
ipasok na ang uling. Ano masasabi mo habang nilalagyan ka ng uling sa mukha? Ang ganda ni Abokad. Ngayon mo malalaman ang pakiramdam maging ako. Oh. Inay! Beso! Dalawang question na ngayon, mga brother. Tapos yung last, ang tatlo. Kung pelikula ang buhay mo, sino ang gusto mong artista na gumanap? Boy number 3. Ako, gusto ko local. Siguro si, ano, si Coco Martin. Masa, malakas sa masa. Number 1. Si Cesar Montano. So local. Ay, bagay. Number 2. Alam mo, ang hirap. Siyempre, dapat kamukha mo. Alam mo, ang gumanap sa akin, cartoon. Para ano, sige, si Denzel na lang. Denzel Washington. Okay, last question. May takip o wala? Candidate number 1. Mas maganda may takip. Hindi, siyempre. Pag may takip, hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Ayun! So, papakiramdam mo lahat ng paligid mo. Hindi mo alam, mamamatay ka na. May enjoy mo pa. Hindi, baliw mo eh. Number 2. Sa mahal ng asukal ngayon, dapat may takip. Kasi mahirap pa niya eh. Pag nilanggam yan, wala na. Number 3. Pagka in general, mas gusto ko may takip. Kasi medyo nakaka-OC pagka naka-declutter. Pag may takip, mas malinis tignan. Mas organized. Nakakatuwa, no? Nirepresent niyo yung sarili niyo sa mga local and international. And then dun sa question na takip or wala, ang ganda naman na sagot niyo dito parehas. Pero siguro pipili lang ako ng isa na hindi ko din gusto. Sorry to say, but I'll give you a kiss and hug. Candidate number 1. Uy! Big kiss tsaka hug! Kiss tsaka hug! Uy! Uy! Benda! Okay, question number 1. Paano mo iko-convince ang magulang ko na hindi mo na ako sasaktan? Candidate number 2. Ako, sabihin ko, tita, hindi na po ako nagte-training ng boxing. So, hindi na po masasaktan ang anak mo sa akin. Pero ang sasaktan ko yung mga mananakit sa iyo. Number 3. Kasi siguro pag ganun, i-explain ko yung totoong nangyari, kung ano man yun, para malaman niya yung nagawa ko, makita niya yung buong picture and pati sa'yo. So, from there, mag-start ako ulit. From scratch, pwede kong papatunayan ulit. Si number 3 kasi hindi siya makarelate sa so sorry kasi hindi siya nag-cheat. Hindi siya nananakit. Pagka nagka-problem kasi kunwari yung sa partner, talagang sila muna yung magsosolve. Ngayon, pag okay na tayo, sasabihin natin parehas sa parents na, oh, ganito nangyari kung nagkaroon man ng chance. Next question. Uy, lalim. Pili ka lang ng isa. Sa kama, sa kusina, o sa kotse at bakit? Number 3. Sa kama. Hindi kasi sabi nga nila, di ba? 70% na buhay mo, natutulog ka. Ako, pipiliin ko ay kusina. Lalo na pag sa mga husband tsaka mga nagluluto. Doon mo ginagawa yung para sa mga ano sa buhay. Sabi nga sa kante, kahit na san tayo abutan, wala akong pakialam kahit saan, kahit kailan. Wala sa kusina. Oh, anong sabi sa kanta? Una ang kusina. Ang galing mo, brother! Last question. Sa tingin mo, lahat ba may chance na manloko ng partner or talagang cheaters lang ang manloloko? Boy number 2. Ang lahat ng tao may chance ang mag-cheat. Kaya prevention is better than cure. Kung alam mo na nasa paligid ang mga tukso, huwag mo nang ilagay yung posisyon mo doon. Tsaka malas yan ang mga babae. Yung sa akin may chance pero depende sa tao. Option na nila yon kung gusto nila or hindi. Pag cheater, cheater talaga yon. Nasa partner na lang or dun sa circle niya kung bibigyan siya ng chance. Okay ma'am, bakit muna siya ang tatanggalin? Pero huwag mo muna sasabihin kung sino ha. So may mga sasabihin din ako dito. Ayan. Pinaka-ugat-ugat ng ugat-ugata. Based on my experience, ang mga lalaki ay pinanganak na hunter. At ang mga babae naman, meron tayong binigay na power ni God, which is malakas ang instinct natin. Bakit ba nag-hunt ang lalaki kahit nasa relasyon na? Nandun, ipasok natin ng chichicha na nagka-relasyon kayo or meron lang siyang hindi nakita sa'yo at hinahanap niya sa iba.
At the end of the day, kaya nangyayari sa atin yun. Kasi lahat tayo, hindi tayo evolved. Hindi lang naman lalaki ang nag-cheat. Pero kasi ang babae pag nag-cheat, it's either na hindi na namin kayo mahal at may nahanap na kaming iba. Aalis kami sa isang relasyon kapag hindi na talaga okay. Paano mo i-convince ang magulang ko na hindi mo na ako sasaktan? Okay, based on my experience again, meron kasi yung time na pinipilit natin ang isang relasyon na mag-work kahit na ayaw na mag-work. Masakit yung talagang sasampalin ka physical, ganyan-ganyan. Pero parang mas masakit kasi sa akin yung sasabihan mo ko ng masama. Kasi pwede kong dalhin yan eh. Etong guy na to, ba't to ang napili ko na pili eh, mahirap lang maniwala. Kasi etong era na kinalakayan natin ngayon, puro self-validation, result. For me, hindi ko... Oh my God! Can I have a tissue, please? I don't wanna cry. Uy! Iiyak! Seryoso! Okay, parang first time yan ha. Seryoso! Mahirap makuha yung trust ko. Mahirap akong i-convince. Dahil sa napasa na nangyari sa akin. Isa din sa dahilan kung bakit nahihirapan ako maghanap ng partner. Ay, kakiyak nga! Hindi nila alam. Hindi sila aware na may mga ganun tao, pwede niyong ma-absorb. Kung hindi naman pala kayo healed, bakit kailangan niyo pumasok sa isang... relasyon na bakit hindi nyo i-heal yung sarili ninyo? Bakit kailangan nyo pang mag-cheat? Hindi nyo kailangan mag-cheat, hindi nyo kailangan maloko. Kung feel nyo na malungkot kayo, okay lang naman kasi nangyayari talaga yun. Kaya dapat yung mananalo dito, seryosohin nyo talaga siya. Okay, so makuunahin mo muna is yung natanggal. Sorry to say, candidate number 2. Oo, natanggal! I'm all about accountability. Kung nagkamali ka, kasalanan mo yun. Hindi mo pwedeng isisi sa outside entity yun. Huwag niyo man, nababuhin yung tao. Kas na lipstick. Ang akin lang naman, huwag kayo man bababae. Pero kung kunwari naman nagkamali kayo, huwag niyo nang pagmukhang tanga yung sarili niyo na idadahilan niyo pa yung mga ibang bagay na... Tata ang nanalo! Edra! Chicken! Ha? Sana naman, yeah, sana sumaya kayo. Thank you. Natayo! Yan. Sana sumaya kayong dalawa. Iyakin ka. Ayan na, pinaiiyak nyo si Miss Ava. Huwag kayong manloloko, guys. At dahil dyan, congratulations sa'yo, Kit. Ikaw ang napili ni Miss Ava for today. Kayo, guys, kaninong banat ang pinaka nagustuhan nyo? I-comment nyo below. At huwag nyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At kita-kits tayo next week.